Magandang araw, Pasigueño. Kasalukuyan tayo nandito live sa pamantasan ng lungsod ng Pasig, ano, kung saan ginaganap dito ang bloodletting project sa pamumuno ng SK Council ng Barangay Kapasigan. At dito nga makikita natin sa entrance mismo ng hall kung saan ginagawa yung registration para doon sa mga magdo-donate ng dugo. Ano, ito, makikita natin nandito yung representative ng Serving Hearts. Ganun na din yung representative ng pamantasan lungsod ng Pasig College of Nursing. At dito naman sa loob, ano, makikita yung ilang mga nursing students na nakapila na magdo-donate ng kanilang dugo. At yung check up. At doon sa bandang dulo doon na makikita yung mismo nga nagdo-donate ng kanilang mga dugo. At ngayon makakapanayam natin ang SK Chairman ng SK Kapasigan na si SK Chairman RV Santos. Tanong mo. Una-una po, ano po ba yung nangyayari dito ngayon, SK Chairman? Nangyayari po ngayon, meron po tayong bloodletting. Ito po yung proyekto ng SK with collaboration ng Pamantasan ng Luzon ng Pasig and Serving Arts. Ito po ba ay unang mga project na bloodletting ng SK Kapasigan? First time. Ito yung first. At aside from partnership po with the PLP, ano po ba yung mga non-government organization na katuwang nyo ngayon para dito? Ang katuwang natin na NGO is Serving Arts. Kung nakikita nyo, sila po yung mga naka-blue na nag-a-assist sa atin sa mga donors. Exclusive po ba ang mga donors natin na mga taga-PNP lang or taga-Barangay Kapasigan lang or open po ba ito sa lahat ng mga donors? Actually, open siya eh. Kung sino yung willing mag-donate talaga, kung sino yung gusto tumulong, makapagbigay tulong, magkaroon tayo ng dugo para sa mga nangangailangan. Ano po ba yung dapat nilang gawin pag gusto nilang mag-donate and hanggang ano oras po ba itong bloodletting? Ang kailangan, may standard po kasi, kailangan syempre at least 6 hours yung tulog mo. Syempre, kailangan pasok ka rin dun sa mga, kailangan qualified ka rin. Kasi nakakaroon po tayo ng interview para maiwasan po natin yung, wag naman po sana may mangyaring masama. Hanggang ano oras po ba itong bloodletting? Hanggang 2 PM po today. Sana ini-encourage ko lahat ng taga-Barangay Kapasigan. Actually, hindi lang taga-Barangay Kapasigan eh. Sa buong Pasig o kung sino man po yung nakakapanood nito, tulungan po natin, tulong-tulong po tayo, mag-donate po tayo para sa mga nangailangan dugo. Salamatan sa success nitong event. Siyempre, una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon at nagpapasalamat ako sa city government, kay Mayor Bico, kay Vice Dudot Jaworski, and sa ating Congressman Romola and sa City Council. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa Pamantasan ng Luzon ng Pasig, sa ating President na si Sir Maningas and kay Ma'am Lay. Siyempre, sa aking SK Kapasigan. Na nagpapasalamat po ako sa College of Nursing ng Pamantasan ng Lusod ng Pasig. Sila kasi yung talagang almost na nag-donate ng dugo. Nagpapasalamat ako sa ginawa niyo ito. Mas marami tayong matutulungan. Sobrang thank you. Thank you sa lahat. And lastly po pala, ano po pala yung ilan na kukuha yung mga successful donors natin dito? Meron po tayong tokens, may after po natin mag-donate, meron po tayong makukuwang bigas na galing sa ating Congressman Romulo, t-shirt, may food rin po tayo, may stab rin naman po tayo para kung sakaling after natin mag-donate, may food po tayong kakain. Hello. Maraming salamat. Okay, thank you. At ayon sa pahayag ni SK Chairman na RV, nagsimula nga itong bloodletting nila kaninang alas 8 ng umaga at ito ay magtatapos ng alas 2 mamayang hapon. Sa ngayon ay hindi pa natin alam kung nakakailang bag na ba ang nakokolekta nila dito sa bloodletting na isinasagawang ito. At yan ang alamin naman natin mamaya sa mismong representative ng Serving Hearts. At ngayon makakapanayam naman natin si Mr. Jaguar Valdez, ang representative ng Serving Hearts, ano, na kasama ngayon. Good morning po. Bali, iniimbitahan ko po kayo ngayon dito sa PLP, sa Pamantasan ng Lungsod ng Pasig, sa isang bloodletting activity po ng SK Kapasigan, kasama po ang
mga bawat department po ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Sa pamumuno po ng College of Nursing, halos lahat po ng donors natin ngayon, pinababaan nila yung mga estudyante nila sa College of Nursing para makapagbigay po ng dugo. Ang kagandahan po kasi nitong pagbibigay ng dugo, once na may mga ilangan po sa pamilya nila, once na naging donors po ng Serving Heart, automatic po entitled sila na mabigyan po ng libreng dugo na inihahatid ng Serving Heart Riders kung saan ospital man po nakakumpayan yung mga pasyente. Kaya ini-encourage po namin kayo na hanggang 3 PM po, andito po kami sa PLP para makapag-donate po ng dugo. As of now po, nakaka-76 bags na kami. Maraming pang oras. So, ma-hits natin ngayon yung target natin na 150 bags para sa araw na to. Good morning po. Maraming salamat po. Good afternoon. How important yung paggagawa ng ganito Pasig-Pasig? Okay. Unang-una, nais kong magpasalamat sa sangguniang kabataan ng ating Kapasigan at sa grupo nila Sir Jaguar. Mahalaga ang mga ganitong proyekto dahil nailalapit namin ang pamantasan sa komunidad. Ito ay isang mahalagang proyekto upang maging bahagi ang pamantasan ng anumang activity na makakatulong sa bayan. Sabi nga, para sa bayan, para sa Pasigueño. At ito ay isang makabuluhang proyekto para din sa aming mga estudyante dahil nagiging bahagi sila ng pagbuo ng isang proyekto na mahalaga para sa tao. Kaya salamat sa ating SK, Arvin, at sa ano na rin, sa Kapasigan, kay Cap Bien. And can you encourage po yung mga iba pang students dito sa PLP? Definitely. Sabi ni Sir Jaguar, natutuwa sila dahil naging matagumpay ang proyektong ito. So, sa lahat pang ibang estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo at sa buong pamayanan na rin, munting pamayanan ng PLP, hinihikayat namin na suportahan ang mga programang tulad nito. Lastly po, baka po may nais pa kayong pasalamatan o bigyan ng mensahe? Ano pa ba? Ang isa sigurong mensahe ay gusto naming ibaba ang direksyon ng lungsod ng Pasig, ng lokal na gobyerno ng Pasig upang maramdaman ng tao ang mga proyektong tulad nito para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Maraming salamat. Maraming salamat din. Maraming salamat kay Sir Jaguar at saka kay PRB. Salamat po. Sa ngayon, yan muna ang kabuuan ng aking live report. Para sa mga karagdagang impormasyon at bagong balita, manatili nakatutok sa aming Facebook page. Pasigyan niyo, ito si Dean Colacos na nag-uulat para sa Bravo News Pasig. Magandang araw.